everyone! Welcome po ulit sa Mami V's Garden. Yung video po na isi-share ko today is about Mayana ulit. So, magre-refresh po ako ng Mayana na nakatanim dito sa aking mga white pots. Yan po. Actually, hindi ko lang na-video yung unang part, pero ang ginawa ko po, binunot ko na yung mga leggy na Mayana dyan sa white pot na yan. Ito rin po yan, itong nakikita nyo ngayon. Tapos kinuha ko na yung mga talbos or yung pinakadulo. Ganon din dito sa kabila. Hindi ko lang na video kasi sobrang leggy na nga po. So, ayun. I-refresh ko po sila. So, itatanim ko ulit itong mga cuttings na kinuha natin from the mother plant. Kasi tulad po ng na-mention ko, leggy na kasi, hindi na masyadong magandang tignan. So, kailangan talagang kailangan natin magtanim ng bago para ma-maintain yung ganda ng ating mga Mayana or coleus. We really need to replant using the cuttings from the mother plant. And ang ginagawa ko po, tinatanggal ko yung mga dahon dun sa pinakababa nung cutting natin, kasi ibabaon naman natin sa lupa yon. So what I normally do is I plant a few cuttings in one pot para malago po sila paglaki. Ayan, so tulad nito, pinuno ko siya ng mga cuttings na kinuha din natin sa mother plant. So, ganyan lang po. Usually kasi yung Mayana, based on experience, after mga 3 or 4 months, nagiging leggy na silang sobra. Kaya every 3 to 4 months, binubunot ko sila tapos nagre-replant po ako ng panibago using their cuttings. So, ayan. Medyo natabunan lang ng lupa yung mga ibang dahon. So, ayusin lang natin. So, ayan na. Tapos ko na yung unang pot. Yan po. Ang ganda nito eh. Matibay din yan. Itong variety na yan. Hindi ko alam ang pangalan pero maganda po yan. So, ganun din yung ginawa ko dito sa kabilang pot. Pinull out ko na yung mother plant. Tapos, pinutol ko na rin yung mga pinakatalbos or yung pinakadulo. Ayan. So, itatanim na natin yung mga cuttings in the same pot. Mas konti yung cuttings na nakuha ko dito kasi hindi siya kasing lago nung earlier pot. Ayan. Ito po, maganda rin tong variety na to. Lumalaki yung dahon niya. Tapos, matibay din. Matatag din siya. Hindi siya yung basta-basta nalalanta. So, ayan po. So, ganito lang po yung ginagawa ko sa mga Mayana kasi hindi natin sila pwedeng pabayaan na pag-leggy na. Hayaan na lang nating mag-mature. Rini-refresh ko po sila madalas through using the cuttings that I get from the mother plant para parati silang fresh at magandang tignan. Yan, ganyan lang po. Kasi kung hindi ako magre-replant, sayang din naman yung pot na may lupa. So, yan po. Halos patapos na tayo sa second pot. Actually, madalian ko po itong ginawa. Siguro mga nasa 15-30 minutes maximum. Mabilis naman kasing mag-replant kung ready na yung lupa. At saka yung mga itatanim natin. So, yan lang po. Ganyan lang ang aking routine sa pag-maintain ng ating coleus or Mayana. Ayan. So, tapos na yung ating dalawang pots. Ngayon po, aayusin ko din itong nasa rectangular pot na coleus. Kasi, leggy na rin to. Pero, madami pa siyang dahon. Kaya ang gagawin ko is magka-cut lang ako ng mga dulo-dulo muna
I'll get a few cuttings from the top. Then, i-insert ko lang itong mga pinutol natin na cutting sa lupa, yung mga spaces in between the stems, para lumago yung ating coleus in this rectangular planter. So, ito na po yung mga nakuha kong cuttings. Kung marerecall nyo po sa mga nakakapunta ng aking live stream, dito ako kumukuha ng mga mayana cuttings that you would normally see in my live stream na nakafocus sa aking camera. So, dito po ako kung nagka-cut. Kaya gusto kong i-maintain itong variety ng mayana na to na maliliit yung dahon, kasi kailangan ko yung mga maliliit ang dahon pang focus nga po sa camera. So ganyan lang, isinuksok ko lang siya sa mga vacant space para pag tumubo siya, magmumukhang malago na naman itong ating coleus dito sa planter na to. Then later on, pag naging mas leggy na naman yung mga old na nakatanim, ipu-pull out ko po yun, at least may bago ng may kapalit na sila, may possible or may bagong tanim na. So hindi mababakant itong ating planter. Ilagay nyo lang sa shaded area yung bagong tanim na coleus para hindi siya mag-dry masyado, at diligan nyo kung dry naman yung soil na ginamit. So update ko po kayo after 2 to 3 weeks kung ano yung progress ng ating bagong tanim na coleus. Thank you very much for watching. God bless, stay safe, and if you find this video helpful, I hope that you will consider subscribing to my channel. Thank you, bye!